Salamat po. Salamat po sa tip at techniques na ipinamahagi, ipinakita ng mga kagalang-galang na BIR officials. Maraming salamat po, Regional Director Edgar B. Tolentino. Salamat po, sir. Marami din pong salamat kay Attorney James R. Ferrer, Chief ng Assessment Division ng Makati. Marami pong salamat. Dahil po sa letter ninyo, na-realize po ng maraming taxpayers na ang BIR Letter of Authority na katulad po nito. Ayan, kung meron po kayong Letter of Authority na katulad kahawig nitong Letter of Authority na to, at ang basis po nito ay ito po. Ayan. Kung may ganyan kayong letter of authority, wag na wag niyo kalimutan, yung pong explanation ay nasa YouTube channel natin. At wag po ninyo kalimutan din na i-click yung like para talino Pilipino. At kung ganito naman po ang itsura ng inyong letter of authority, ayan. Inibilugan ko ho yung mga dapat ninyong tingnan kung kayo ho ay mayroong letter of authority. I-compare nyo lang ho dito sa dalawang letter of authority na to. At kung parehas na parehas, o nagbago lang ho yung mga relevant details, eh pwede ho yung i-void. Kasi po, papaliwanag ko lang ho, nakatanggap ho tayo ng donasyon mula ho sa mga taxpayer na nagmamahal sa Republika ng Pilipinas. At ito po ay yung letter na ito na pinirmahan po ng magigiting nating mga BIR official. Ngayon po, gagawa din tayong video, pag-usapan natin, ano ba ibig sabihin ng final stand? Pangalawa, pwede bang i-represent ni Chief Assessment Division si Commissioner of Internal Revenue despite na ang representative ni Commissioner ay si Regional Director. Ayan. So, ito bang noted na to ay valid para ho masabi na si Regional Director ang pumirma ng letter na to? So, yun mo yung mga dapat ninyong maintindihan para ho ma-determine muna natin kung yung letter na tatatanggap nyo sa BIR ay valid or invalid, enforceable or unenforceable. Natutunan ho natin yan sa ating obligation and contract nung tayo'y nag-aaral ng pagka-accounting sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. So, ito pong letter na to ay nag-confirm. Sinulatan po yung taxpayer, sabi ang reply, sa initial audit, nagpapa-audit na yung taxpayer, sinasabi dito sa letter na to, ano yung kanilang jurisdiction at ano yung kanilang dapat gawin? So, maliwanag naman dito, sinagot nila. So, may jurisdiction daw sila. Okay. Saan? Sa office audit. Ang tanong dyan, sir, is, saan nagmula? Anong batas ang nagsasabi na meron kayong jurisdiction? So, nagbigay siya ng batas. Nagkaroon nga ng background of the case. Ayan. So, sabi niya, Oy, ang real issue, alin daw ang real issue, ang audit namin ay gagawin sa opisina namin. Questionable po yan because meron pong RR V-1 kung saan gaganapin yung audit. At RAMO 1-2020 na nag-i-establish ng venue kung saan po mag-o-audit. Since pinagpapalagay po natin, ayoko magsalita dahil yung aking template nga pala, kung gusto nyong bumili ng template pang cancel ng mga letter of authority ipinakita ko sa inyo, available ho yan. 10,000 pesos plus VAT plus percentage tax plus EWT. Pwede ho ninyong gamitin ho yung lower recall template natin sa sangkatutak ninyong kliyente. Wala hong problem. Isang beses lang ho kayo magbabayad sa akin, gamitin ninyo hanggang gusto nyo. So, binigyan ho tayo ng rule.
Okay? Sabi niya, base sa rule namin, okay, ano yung rule? Sabi dito, eh meron kaming rule na sinusunod. So hinahanap natin yung rule. Isa sa mga rule na sinusunod daw nila, itong 82-2007. Tapos eh hindi ho sila nagsabi, 'di ba? Yung jurisdiction, sinabi lang nila jurisdiction, tapos sinite nila na ito daw yung procedure. Hindi naman sinabi kung anong saan niya pinikap ito. So nalaman natin yung sikreto dahil dito sa tip na to. Nalaman natin yung specific rule na na-violate. Kaya yung dalawang LOA na pinakita ko sa inyo, invalid ho yan. So kung meron ho kayong 2018 hanggang 2021 na LOA, na ganito ho itsura. Ayan. O ganito itsura. Ayan. Void na po yan. So kung meron kayong notice of discrepancy, meron ho kayong formal letter of demand, final decision on disputed assessment, or preliminary assessment notice, dapat maaga pa lang pinabovoid nyo na. At meron lang ho silang 7 days para patunayan na regular ho yung kanilang ginawa. Kasi pag irregular ho, at napatunayan na ho natin na irregular, wala hong bisa itong mga ginagawa ho nila. Ayan. So, ito po yung number na tatawagan nyo kung gusto nyo ho nyong bumili ng template. At ina-assure ko ho kayo, mga ka-taxpayer, kung minamahal, kayang-kaya ho nating invalidate yung mga letter of authority na pinakikita ho ng BIR sa inyo. So, ito po ay questionable. Ito ho yung naging basis natin bakit ho cancel. Yung pinanggalingan yan, RMO, nakalimutan ko yung number, pero ina-assure ko ho sa inyo, mali itong ibinigay ho ninyang informasyon, kaya pwede ho ninyong i-cancel yung LOA nyo. Okay? So, dapat sabi niya rito, dapat yung i-observe yung taxpayer's right. Eh, hindi nila in-observe eh. Okay? Kasi wala silang jurisdiction. Ang mga regional assessment division, wala hong jurisdiction sa taxpayer pag ang LA nyo ho ay 2018, taxable year, 2018, 2019, 2020, 2021. Ayan po, 10,000 pesos, template, available na po. Kasama na po sa libreng template is yung question or issue about venue or audit. So with that, mga ka-taxpayer kumahal, wag ho ninyong kalimutang mag-text na po ngayon para ho malaman ho ninyo ang ano pa hong dapat ninyong malaman, at libre ho yung susunod na video para ho dun sa mga bumili. Okay? Para maintindihan nyo, kung kayo ay bookkeeper, kung kayo ay CPA, na ibebenta nyo yung services ninyo, na gamit po yung template ko, sabihin natin, binenta nyo ng 20,000 yung pagka-cancel ng LOA, gamit po yung template ko, o binenta nyo ng 100,000, tumubo kayo ng 90,000, good ho yun! Nagkaroon ho kayo ng pera. At meron ho akong freebie sa inyo, na within 30 days from that, 30 days from pagkabili ho ninyo, na-issue ako kayo ng OR, kung ano yung date ng OR ko, meron kayong 30 days na email consultation po, at ako po personally ang sasagot. So ito pong offer ko is valid hanggang March 31, 2023. Bumili na po kayo. Marami pong salamat doon ho sa mga magpa-franchise sa akin sa LOA 2SDT. Bibigyan ko ho kayo ng manual na libro para ho hindi ho kayo makasuhan ng kriminal, ma-reduce ho ninyo yung taxes, ma-avoid ho ninyo yung penalty, interest, at surcharges. Masayang buhay para sa iyo, mga ka-taxpayer, kung minamahal. Peace and happiness be with your family. See you in my next video, which is
RPS assessment, and ang bagong pangalan ng letter notice ngayon ay discrepancy notice. I-discuss ko po yan sa susunod na video. See you next time!